He is undefeated in his campaign. In the magandang araw mga kaibigan, ngunit masamang balita. Pambato ng Pilipinas sa featherweight division, Mark Magnifico Magsayo, talo sa pamamagitan ng unanimous decision kontra kay Brandon the Heartbreaker Figueroa. At mga kaibigan, labis nga po akong nagtataka kasi pagka sinabi mong Philippines versus Mexico ay siguradong isa itong digmaan, ngunit sa labang ito tila po iba po ang nangyayari sapagkat puro yakapan at round 2 pa lamang para po tayong nanood ng heavyweight showdown. Lalo na po itong si Magnifico Magsayo ay ilang beses pong na-warningan ng referee sa excessive holding. Noon nga pong 8 rounds at saka 11th round ay nabawasan po ng punto si Magsayo gawa ng labis-labis na pang-iipit sa braso nga ni Figueroa. At isa itong naging isang malaking disadvantage para kay Magsayo dahil 2 round ang kanyang naipatalo para sa score na 9 at 10 naman para kay Brandon Figueroa. At naging susi pa ito para maipanalo via unanimous decision at mapanalunan ang WBC interim. Well, alright mga kaibigan, mabalik tayo sa early rounds. First round ay ating makikita itong si Brandon na Heartbreaker Figueroa ay nagpapalit ng fighting stance to southpaw to orthodox. Well, obviously sa itong fighting strategy para lansin o linlangin ang kalaban na si Magsayo. At eventually lumabas din ang tunay na laro nitong si Brandon Figueroa na parang grinder, volume puncher at pressure fighter. At si Brandon nga din ang meme-ari ng isa sa mga pinakamatitibay na panga sa boxing. At walang kapaguran, hindi napapagod tong si Brandon Figueroa, napakalakas ng kanyang endurance. At angkop na angkop sa kanyang fighting style na infighting. At wala nga pong ibang nakikitang daan itong si Brandon kundi abante. Sugot ang sugot at bitaw ng mga suntok at mga kombinasyon. At makikita natin mga kaibigan, nasaktan nga ni Brandon Figueroa itong si Mark Magsayo. At hindi natitinig at nananatiling nakatayo pa rin itong si Magsayo. Kahit na ilang beses na siyang bumagsak sa lona, hindi sa pamamagitan ng suntok kundi sa labis na kapaguran. At minsan nga mga kaibigan, napapaisip ako kung dapat bawang mag-stay itong si Magsayo sa featherweight division kasi parang mukhang nanghihina siya. Early rounds pa lang na mahinang-mahina na itong si Magsayo. Parang si Jerwin Ancas yung laban niya kay Martinez. Indikasyon na nga dito ang pagpalya ni Magsayo para makuha ang timbang na 126 pounds ng featherweight division. Na-drain nga ba si Magsayo sa pagkuha ng timbang kaya nanghina? Kung ating mapapansin sa early rounds na ito, magmula round 1 hanggang round 3 okay pa at maganda ang pinapakita dito ni Mark Magsayo. Kumukonekta nga siya dito ng mga right straight punches at mga kombinasyon. Ito na nga po yung napapansin ko sa kanilang laban kanina. Round 4 pa lang parang napapagod na, parang lasing na rito si Magnifico Magsayo. At dito nga sa round 4 nagsisimula nang mag-warning yung referee sa kanilang dalawa. At mga kaibigan, nagpatuloy nga ang tema ng labang ito hanggang round 7, hanggang matapos hanggang round 12. At umabot sa desisyon ng mga hurado at sa kasamaang palad, hindi po nakuha ni Mark Magsayo ang loob ng mga hurado bagkos ay ibinigay ang unanimous decision na panalo para sa bagong interim WBC featherweight champion Brandon the Heartbreaker Figueroa. Mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang boxing news na ito, pakisuportahan mo naman ang ating YouTube channel sa pamamagitan ng subscribe, pakilike and share, at paki-uppercut mo na rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga bago nating uploads at boxing news. And see you to the next one.